Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, October 11, 2022. Kanina nga pong alas 3 ng madaling araw, ano, ay idiniklara na nga po ng ating bagong PAG-ASA DOST na isang bagyo yung low pressure area na nandito nga po sa may eastern section ng Casiguran, Aurora. Dahil tinataglay nga po nito yung 45 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso yan, no, na aabot sa 55 km per hour. At ayon naman po, no, sa ating advanced weather forecast sa National Oceanic Joint Typhoon Warning Center and Japan Agency Global Forecast System, ito nga po ay nasa low pressure area category pa rin po sa mga agency ng ating ibang bansa. Pero sa ating categorize ng ating PAG-ASA, ito po ay umabot na, no, sa tropical depression category. So ito nga po ay posible, no, na tatawid, no, mayroong forecast track ang ating bagong PAG-ASA DOST na ito nga po ay tatawid dito nga po sa may parte ng Central Luzon. Pero ayon po sa ating advanced forecast, ito nga po ay posibleng malusaw pag tumama na po sa kalupaan dito sa may parte ng Sierra Madre. At yung isang low pressure area na minomonitor natin sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito nga po ay naging isang ganap na bagyo na. Tinataglay nga po nito yung 45 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso po yan na abot na 55 km per hour. Ito nga po ay nasa 1,730 km dito nga po sa eastern section ng Visayas. Ito nga po ay inaasahan natin na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility at ito nga po ay posibleng tawagin na si Bagyong Neneng. Sa ngayon nga po, asahan natin yung mga pag-ulan, lalo po dito sa may parte ng northern and extreme northern Luzon. Tignan po natin yung mas malapit nakita galing po sa Joint Typhoon Warning Center at National Oceanic. Makikita nga natin dito na makakaranas po, no, ng mga pag-ulan ang malaking bahagi ng extreme northern Luzon. Northern Luzon, dito nga po sa may Cagayan, asahan po natin dyan, no, yung mga malalakas na pag-ulan. Iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan dahil posible nga po yung pagbaha at pagguho ng lupa. Ito po yung pinakasentro ni Bagyong Maymay at ito nga po ay posible nga, no, bago yan tumama rito sa may parte ng Sierra Madre sa Casiguran, Aurora, ito nga po ay posible malusaw. Yan po yung lagi nating sinasabi sa ating advanced weather forecast na hindi natin lagi nirurule out yung mga posibilidad na pagbabago sa ating mga minomonitor na sama ng panahon. Dumako na tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast by European Central and Global Forecast System, pagdating nga po ng alas 9 mamayang gabi, halos almost stationary yung si Bagyong Maymay habang yung bagyo sa labas ng ating bansa ay itong po ay pa-northward na po yung kanyang direction. At pagdating ng October 12, mapapansin nga po natin by October 12 ng alas 8 ng umaga, yung pinakasentro ni Maymay ay andito na nga po yan sa may Casiguran, Aurora. Mas malapit na po siya. At meron tayong posibleng panibagong low pressure area na mabubuo dito sa western section ng ating bansa sa may western section ng Mindoro provinces. Pagdating naman ng October 13, asahan nga po natin na si Bagyong Maymay ay nalusaw na, habang meron tayong panibagong posibleng bagyo na mabubuo dito sa may pinakalabas na, no, yung pinakasentro niya nasa labas ng ating power line. At yung isa pang bagyo nasa tropical storm na yung category niya, ito po ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. By October 14, dito nga po, by October 14, posibleng nga nakapasok na itong posibleng bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility
At ito nga po'y posibleng maging si Bagyong Neneng. Ito po yung i-monitor natin, no, itong dalawa, kung sino yung mauunang mag-i-enter sa PAR, dahil ito nga po ay mabubuo itong tropical depression na to dito mismo sa pinakalinya ng ating PAR line. At ito namang isang bagyo na pumasok sa ating bansa, ito nga po ay nasa kategorya ng severe tropical storm. By October 15, posible nga pong susubsub ito, susubsub po yan dito sa may parte ng extreme northern Luzon as a severe tropical storm. At pagdating naman ng hapon ng October 15, yung pinakasentro nga po niyan, makikita natin. Yung pinakasentro po niyan ay posibleng dumaan po yan dito sa coastal water ng Itbay at Batanes, or posibleng nga po hindi natin rule out yung posibleng landfall scenario sa may Itbay at Batanes. By October 16, makita natin by October 16, posibleng ano, dadaan yan dito sa may parte ng Itbay at Batanes. At pagdating naman ng hapon, no, alas dos ng hapon ng October 16, ito naman po ay tutungo dito sa may western section ng Taiwan. At pagdating ng October 17, ito nga po ay patungo ng China. At pagdating ng October 18, ito nga po ay posibleng malusaw na. At habang magkakaroon na naman po tayo ng panibagong low pressure area dito po sa West Philippine Sea. Ito po yung lagi nating sinasabi, ano, na manatili tayong nakamonitor, no, sa ating advance forecast, dahil nga malaki palagi ang tsansa ng pagbabago ng ating minomonitor ng mga sama ng panahon na posibleng makapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.